Hello, hello, hello everyone! Welcome sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Pero ang teacup na ito ay hindi para sa akin. Meron akong kasabay na iinom ng ating mainit na tsaa. Walang iba kung hindi si Asuncion P. Makalalad o mas kilala bilang Shoni. Sabayan nyo kami! Let us praise the Lord. And give Him thanks. Ayan, so ngayon ay holiday. Ngayon ay walang pasok kasi Labor Day. At ito rin ho ang pinakamagandang simula ng ating serye for this month of May. Kasi ang serye natin ay tungkol sa mga nanay. Inakap at inakay ni ina. At sigurado na na ang bisita natin ngayon ay maraming baong kwento. So Sister Shoni, hayaan mong tawagin kitang Shoni. Sister Shoni, gusto kong malaman muna, kumusta ba at anong pangalan ng iyong sariling ina? Ang pangalan ng nanay ko ay Juanita. At ang iyong father? Ang tatay ko ay Faustino. Ayan, so nalilito kasi ako dun sa... kung sino yung Faustino, baka gawin kong Faustina, di ba? So sa iyong mother, kumusta naman ang memories mo nung ikaw ay bata pa together with your parents or specifically with your mother? Bali, nag-iisa kasi akong anak, so lumaki ako talaga. Bali, hindi ko na kinagisnan yung tatay ko, so nanay ko lang talaga yung kinagisnan ko. At lumaki ako sa lolo ko at lola ko. Dahil nagtatrabaho ang nanay ko sa Manila bilang isang factory worker, so iniiwan niya ako sa lolo ko at saka sa lola ko hanggang sa nag-grade 5 ako. Doon ako lumaki sa probinsya. Sila yung nag-aalaga sa akin. Bihira lang kami magkita ng nanay ko kasi nagtitipid siya sa pamasahe ng mula probinsya hanggang Manila kasi dahil iniipon lang niya yon para pag umuwi siya, binibilan niya ako ng maraming pasalubong. Saan ang probinsya ninyo? Sa Gapan, Nueva Ecija. Oh, mag-hello tayo. May mga followers tayo at viewers mula yes. Sa Nueva Ecija. Sa Gapan. So Tagalog na Tagalog, Tagalog pala na kayo. Tagalog. Yung, so sa Manila siya nagtatrabaho bilang mananahi sa isang factory. Tapos yung nakikita kami mga once a month lang. Kaya nung nag-grade 5 na ako, kinuha na niya ako. Kasi sabi niya, dito ka na mag-aaral sa Manila kasi para makapasok ka sa libreng high school at saka libreng murang kolehiyo. Dahil so, solo ka lang talaga? Solo lang ako. Parang love child. Okay. Tapos... sabi niya, dito ka na mag-aral para makatapos ka. Kasi ang talagang concern lang niya talaga, makatapos ako ng pag-aaral. Kasi sabi niya, pag nag-aral ka, makatapos ka ng pag-aral, yun yung magiging sandigan mo hanggang sa pagtanda mo. So tignan mo ha, sa ating mga audience, ang bata-bata niya pa noon. Pero yung nanay, laging may foresight. Kahit grade school pa lang, grade 5 pa lang, as early as that, nagpo-project na kung yes. Ano yung pangarap para sa kanyang anak. Ano po ang tawag nyo sa inyong mother? Nanay. Nanay. Kasi alam nyo, meron tayong special trivia ha, for the mothers. Kasi daw po, ikaw ay isang nanay. Ang una raw na kayang bigkasin ng isang bata ay Kaya dahil dun sa sound na parang mas malapit siya dun sa mommy, di ba? At ayon sa ating... survey o sa research natin, laging may M. Sabi nila, pagka daw Arabic, Hindu, Russian, Punjabi, Bengali, ang tawag daw ay mama. Mama talaga, iba-iba lang yung diin, iba-iba lang yung spelling. Ganun din daw sa Mandarin. Tapos ganun din daw pag German, mother. Mother. Di ba? Malapit sa mother. Pag Italian, madre. Pag Czech, matka. Pagka Greek, Mitera. Pero tignan nyo lahat M, di ba? Tapos ewan ko kung tama ba yung mga nanonood ng telenovela ng Koreano. Anong tawag nila pagka mother? Uma, para ayan, uma. Ayan, di ba? No? Tama, nanonood siya.
Oma, di ba ganon? Oma, ganon yung kanilang tawag. So tayo, nanay kasi talaga, no? Pero pagka sa iba naman, mama, mami, di ba pare-pareho. So siya naman, ano naman ang terms of endearment nga na tinatawag? Ikaw sa kanya nanay, siya anong tawag naman sa'yo? Ano lang, kung shoning, tawag niya shoning. Sa... Shoning, oh. Kasi uso nun, di ba, yung mga may ING, parang terms of endearment, yung mga shoning, ganon. Ganon ang... Ang eh, bakit natanong mo ba, bakit ba Asuncion ka? Actually, tinanong ko yon noong bata pa ako. Ano, kasi nung araw, parang may kalendaryo, yung mga Catholic calendar, na may mga pangalan yung bawat petsa. So, nung pinanganak ako, ang nakalagay yata is Asuncion. So, yun, Asuncion yung ipinangalan pero sa December akin. Ka, hindi ba? December 28. So, yun yung, ano, sabi niya, pinangalan kita sa kalendaryo. Yung kinuha ko yung pangalan mo sa kalendaryo. Pero hindi naman niya nakwento kung saan ka napaglihi. Meron bang ganon? Walang ganon? Kasi ganon yung mga sinaunang panahon, di ba? Kaya ka maputi. Kasi naglihi ako sa Quezon puti. O ikaw maitim kasi kumain ng sampalok. Mga ganon. Pero at least pala, ang iyong pangalan ay talagang galing at hango sa kalendaryo. Kalendaryo. Catholic calendar. Ayun. At least Catholic. Ibig sabihin yun na rin ang baptismal name mo. Yes. Oo. Okay. So anyway, magpatuloy tayo sa kwento at pangarap ng iyong nanay para sa'yo. So finally, nagkasama na kayo sa Maynila. Na bali ng grade 6 ako, in-enroll na niya ako sa public school sa Manila para magkasama na kami para in preparation for my high school. Mm-hmm. Tapos ang kami lang dalawa yung magkasama, ang nangyayari pagagaling ko sa school, dumidiretso na ako sa pabrika kasi binabayaran siya per piece. So ngayon, pabrika ba ng ano yan? Ng mga t-shirts. Ngayon, pag marami kang nagawa, malaki yung kikitain mo sa purpose. So, pag katapos ko ng eskwela, pumupunta na ako sa kanya. Tinutulungan ko siya na mag-cut ng, naglagot ng mga sinulid, para mapadali yung na bagay. Magbaliktad ng mga kung ano-ano. So, hanggang sa gabi, uwi na kami, ganun. Tapos sa umaga, papasok ko. So, parang yun yung naging routine. Kasi ang hanggang sa natuto akong manahi. Ganon. Hanggang sa naging nananahi na rin ako, high school pa lang. Parang tumutulong na ako sa kanya. So, ayun, yun yung naging ano namin. Hanggang nakatapos ako ng high school. Tapos, pinilit niya talaga na makapag-college ako. Kasi nga, pangarap niya na makapagtrabaho ako sa opisina. Wow. Kasi sabi niya, hindi ka makakapagtrabaho sa opisina pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Kailangan hindi ka maging isang katulad ko na factory worker. Although wala namang masama sa factory worker. Kaya lang, yun yung pangarap niya sa akin. Tapos So, nakapag-college na ako, nakapag-aral ako sa State College. So, mura lang talaga yung tuition. So, nang eventually, sabi niya, kahit na third year ka pa lang, pwede ka na magtrabaho. Commerce ang kuhanin mo. Sabi niya, kasi... Talaga may projection talaga. Ha? Alam niya, specifically, para sa opisina talaga yung visualization niya sa'yo. Sabi niya, kasi pag nag-teacher ka, hindi ka makakapagturo hanggat hindi ka graduate. Yun ang focus niya na makapagtrabaho ako. Tapos, nangyari naman yon kasi third year pa lang ako, nag-working student ako, trabaho sa araw, aral sa gabi. So, naging magaan naman sa amin yung lahat. Kasi may tinutulungan pa siyang dalawang pinsan ko na kasama din namin na wala na rin, walang nag-aaruga. So, siya rin yung tumutulong para mag-aral yung mga yon. So, ibig mo sabihin, pagka tinitignan ko, hindi naman kayo maluwag sa buhay. Hindi naman umaapaw, no, yung kinikita niya. Pero nag-aruga pa kayo. Nag-kup-kup pa kayo ng another two. Nag-kup-kup pa siya ng dalawang pamangkin. Pinaaral din niya yun hanggang makagraduate ng high school. Kasi yun nga, yung ayaw niya nun na lumaki kami na
walang natapos, walang pinag-aralan. Sa awa naman ng Diyos, yung mga tinulungan naman niya, naging maayos naman ang ano, ang buhay. Sa hanggang sa umabot na nga yung hindi parang marapit na akong makatapos. Yung may pangyayari na, sabi niya, may nararamdaman ako, sabi niya, magpapadoktor ako. Isa, wala pa akong ano nun eh. Di pa ako maano sa mga medical, ganyan. So, sige lang, sabi niya. May bukol ako, sabi niya, ganun. Tapos, parang hindi ko na yun masyadong pinansin. Hanggang sa sinabi nga na, cancerous yung, ano niya, yung sakit niya. So, malapit ka na mag-graduate nung malapit na ako mag-graduate. Nagkaroon ng ganitong dagok sa buhay ninyo. So, siyempre, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nag-iisa lang ako. Tapos, naiiyak. Tapos, naintindihan ko. Tapos yung na-ospital siya, na-opera. Parang ako lang talaga. Dahil nag-iisa ka nga talaga noon. Tapos, sa government hospital, so, parang sa ngayon, pag nakikita ko, parang hindi siya nabigyan ng yung lunas. Oo. Pero, siyempre, wala naman ako magagawa. Hanggang sa na radiotherapy, tapos, nawala naman kaso. Pwede po bang malaman ano naging sakit ni nanay? Breast cancer. Okay. Tapos nung bali, dalawang sabdi, naka-recover naman siya. Kaso, after 2 years, nag-recur. Napunta na siya sa buto. Tapos di, sabi niya, wala naman siyang sinasabi sa akin. Ngayon, hindi, pinapadoktor ko siya. Tapos kinausap ako ng doktor. Sabi niya, wag mo, tatapating kita. Sabi niya, kasi doon din naman mauuwi. Kasi nasa buto na yung cancer niya. So, hindi na, sabihin, kung ipagpapatuloy mo pa, nag-isa ka lang naman. Kumbag sana dinirecha ako ng doktor na hindi mo kayang tustusan. Mm-hmm. So, naintindihan ko naman. So, sabi kong ganun. Kaya ang dasal ko noon. Pero hindi ko na feel na pinabayaan ako ng Diyos. Mm-hmm. Parang ang naging dasal ko na lang noon na maging magaan ang lahat para sa nanay ko. Mm-hmm. Kasi yun lang yung maitutulong ko sa kanya. Maging magaan lahat, yung sakit, yung pag nakikita ko siya nasasaktan. Pero nagkaroon ba siya ng konsuelo na nakita ka niya na umaakit sa stage, na nakatoga, at natanggap mo ang iyong diploma? Nalasap mo ba yan? Oo, yung naalala ko nung nag-graduate ako, may ano, pero nakaano pa siya noon, nakakalakad pa siya, ganyan. Tapos, sabi, gustong gusto ko, kakain kami sa labas, pagka-graduate ko. Tapos, sabi niya, hindi na, uwi na lang tayo. Sabi niya, sayang pera. Sabi, hindi, masama yung loob ko, pero naintindihan ko naman. So, ayun, saka ang isang maganda rin nangyari, kahit na nandun kami sa stage na yun, parang bago siya namatay, nakapag-asawa ko. Tapos, yung gano'n. Tapos, parang, siguro parang inano na rin ng Diyos na maging ganun yung takbo. So, kumbaga, nabuo pa talaga ng iyong ina, no? Oo. Yung parang mga expectation niya, oo, na abot niya yon. Naka-attend pa siya nung kasal ko, kahit na medyo ano na rin siya. Tapos, hanggang sa nagkaanak pa ako. Nang parang, so, nakita pa niya ang kanyang niya, apo. Naging dalawang apo, nang kasunod kasi. Mm-mm. So, after 10 days nung sa pangalawa ko, doon siya nawala. Kaya nung ang ano ko talaga, parang inano ng Diyos na maging masaya yung nanay ko. Kasi siguro nung namatay na siya, nakita niya ako na
hindi na ako nag-iisa kasi may parang bumubuo na ako na. Ng pamilya. So yun yung ano, yun yung naging buhay niya na hanggang ngayon, pag naalala ko, sabi ko, natupad naman lahat yung pangarap niya para sa akin. Kung tutuusin, parang sobra-sobra yung nangyari na hindi na niya siguro inaakala na maaabot ko kung ano yung meron ako ngayon. So, ang naalala ko pagka maalis ako, siguro kung buhay yung nanay ko, kasama ko siya, or maano yung masaya kami, na mas marami akong, pero pag ano naman, siguro masaya din siya sa kabilang buhay kasi nakikita niya ako na ganito yung nangyari sa akin. Meron ba siyang parting words sa'yo bago siya nakaalis, bago siya nakinuha ni Lord? Bali, ang lagi lang niya sa akin sinasabi, maging ang pinagbili niya talaga sa akin, yung mga kapatid niya. Yun talaga ang pinagbili niya sa akin kasi apat sila magkakapatid. Sa lahat na magpipinsan, ako lang yung nakapag-aral. So, sabi niya, siya yung unang namatay. So, sabi niya, huwag mong pababayaan yung si Ima, yung kapatid ng isa, si Change, saka yung isa kong tiyuhin. So, yun yung sa utak ko na hindi siya nagbili ng para sa akin, para sa pamilya kong bagong, yung parang nabumubuong pamilya, kundi ang pinagbili niya talaga sa akin, yung mga kapatid niya. Yun, so, yun naman yung tinupad ko. Sa totoo lang, natupad ko din yun para sa kanya. So, nakakatuwa pong pakinggan ang kwento ni Sister Shawnee, kasi yung nanay niya, nanay na nanay talaga. Kanina nabanggit mo nga na hindi naman kayo maalwan sa buhay, pero nag-alaga pa siya ng dalawa mong pinsan. Tapos ngayon, nung sa dying moments niya, para pa rin siyang isang ina na yung mga inakay niya, no, isi-secure niya. At alam niya, tiwala siya sa'yo na hindi mo pababayaan ang kanyang mga kapatid. So talagang yung mother's heart, no, nandun sa kanyan talaga. Pero sa lahat ng hirap na yun, wala ka bang tampo sa Diyos? Lalo na yung mga moments na nag-iisa kang itinakbo siya sa ospital, tapos kahit gusto mo siyang bigyan ng luna, syempre hindi naman ganun ka luwag ang buhay ninyo. Pero hindi ko na feel yun na pinabayaan ako. Kung hindi, parang kasi siya din yung nagturo sa akin kung paano ko maging madasalin. Sabi niya, wag kang makakalimot magdasal. Tinuruan niya ako magnovena sa perpetual health. Tapos sabi niya kasi, sa lahat ng magiging pagsubok, sa lahat ng tatahakin mo, ang Diyos lang ang makakatulong sa'yo. At napakaganda ng pinamanan yung devotion sa'yo, ha? Sa Tagalog ho kasi, di ba, ang Our Lady of Perpetual Health, Mother of Perpetual Health, ay ina ng laging saklolo. At mukhang ang iyong nanay ay talagang taga-saklolo ng bayan. Kasi mapagdamay, mapagtulong, no? Kaya ikaw na ngayon na nagre-reap ng mga rewards. So, kumusta man naman nung nakilala niya yung napangasawa mo? Talaga bang boto agad siya dun sa iyong napangasawa? Wala naman siyang sinabi. Kasi, siyempre, sabi niya, ikaw yung makikisama, ikaw yung nakakakilala. So, wala naman siyang sinabi na ayaw niya or what. Pero, sa deep inside her, alam ko na masaya siya nung panahon na yon. Kasi, siyempre, ang iniisip niya kasi, nag-iisa ako. Kahit na may mga pinsan ako, iba din yung kasama mo sa buhay. Kaya, ang alam ko talaga, naging masaya naman siya sa akin nung kahit na maaga ako nag-asawa. Parang timing ni Lord na bago mawala yung nanay ko, nakapag-asawa ako, tapos naman ako ng pag-aaral. So, maayos naman, mabuting tao naman yung naging asawa ko. So, yun. So, aabangan namin, ha? Kung talaga mabuting tao. So,
yun yung ano, saka ano, kasi marami yung sa pagiging ano ko, yung buhay ko nung bata ako. Dahil siguro ka yung pamilya namin medyo less lang ano. Kami yung kumakain lang pag piyesta, kumakain sa kusina, hindi kami kumakain sa ano, sa hapagkainan, ganun. Tapos one time inutusan ako na mag-alaga sa kapatid ng lola ko sa QI. Tapos may dumating, hindi ko talaga 'tong makakalimutan. Sabi niya, bakit ikaw ang nag-aalaga? Sabi niya ganun. Eh, okay lang po yun. Ako naman po yung inutusan. Ganyan. Naku, Ining, sabi, tandaan mo to. Sabi niya ganun. Pagpapalain ka sa buhay pagdating ng araw, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya yung parang saglit lang yun, pero hanggang ngayon talaga, hindi ko makalimutan yung sinabi nung ano na yon. Malayo din namin kamag-anak. Nasa dami-dami ng dumalaw dun sa binabantayan ko, siya lang yung nagsabi sa akin ng ganon. So sa akin naman, nung that time, bali, okay lang. Yung hindi ko parang, suswertehin pala ako. Yung hindi ko yun inisip. Sige, patuloy lang sa mga ano na kapag inutusan akong pumunta ka doon, alagaan mo si ganon. Masunurin ako. Mm-hmm. Dahil siguro sa yung sa training ng iyong ina. Oo. Kasi yung nanay mo parang matiisin din eh, no? Parang tahimik lang yung binabata kung ano yung nangyayari sa buhay niya at patuloy lang na nagsisikap. Yun nga, kasi unang-una hindi, kumbaga sa ano, pinanganak naman ako na hindi na niya kapiling yung tatay ko. Mm-hmm. So talagang mulat sa pool, siya lang talaga yung nag-aruga sa akin. At siguro isa na rin, siguro yung mga prayers niya para sa akin, ano yun na rin yung ano, yung parang naging, ano ko siguro kaya, yung naging landas ng buhay ko, parang walang mali. Mm-hmm. Parang tumama lahat. Although maraming obstacles, pero nalampasan lahat yun. Sabi nga na nire-recall ko yung mga ano, sabi ko wala akong maisip na mali kahit na yun, sabi ko parang tama lahat yung pinagdaanan ko kahit na medyo sumasadsad ka na, pero nakakabangon pa rin hanggang sa dumating ang panahon na ayun yung medyo stable ka na. So yun nga yung pag naano ngayon, naiisip ko na siguro yun yung dinasal din ng nanay ko para sa akin. Kasi siguro kung ako lang, kung noong bata pa ako, hindi pa ako ganun kagaling magdasal. Kumaga sa ano, di ba? Pero siguro yun yung ano, yun yung dinasal niya para sa akin na maging maayos talaga yung buhay ko. So napakalaking factor po, no, at impluwensya ng mga nanay sa buhay ng isang tao, lalo na dun sa kanyang spirituality nga at yung disposition. So nakikita ko po sa iyo na talagang yung disposition mo sa buhay is very positive, na hindi negative sa iyo kahit pagdaanan mo yung hirap, walang bitterness. Wala. But on the lighter side, naaalala mo ba nung bata ka at may panahon ba ang iyong nanay na ikaw ay makipaglaro sa kanya? Nagkaroon ba ng ganun, mga bonding moments nung ikay bata? Niyayakap ka ba niya? Naaalala ko pag may outing sila sa factory. Mm-mm. Yun, kasama ko. Excited na excited ako. Parang tuwing May, may outing sila. Although hindi naman yun libre, pinagko-contributionan din nila. Oh. So, yun yung, sa kapag ka, pagka Independence Day, nilulook forward ko yun. Nagpupunta kami sa Luneta. Wow! yun yung routine niya, basta pagka June 12. Oo, tapos nagsisimba kami sa Baclaran. Tapos nagsisimba kami dun sa San Francisco, sa Caloocan. Yun yung mga ano namin, mga bonding moment kasi. Kumbaga sa pabrika, magkasama kami hanggang sa pag-uwi. Mm-hmm. Tapos dadaan kami sa palengke, bibili kami ng hapunan. Yun yung mga routine namin.
So nakakatuwa naman ho no sa ating lolos and lolas, siguro isa-isa yung nababalikan ano, kahit na mga ano lang eh simpleng bagay ano, pero nandun yung simple joys na tinatawag nga. Siguro yung lolos and lolas naaalala ako sa kay bumibili ng hopya, ng lumpia, ng pandesal. So ngayon natawa yung audience natin, yung viewers, yung sinabi mong pagka looking forward ka sa Independence Day, di ba? Kasi pupunta ng Luneta, so parang noon, parang Enchanted Kingdom na dating siguro noon, ano? Tapos sabi mo, idinadaos nyo rin, merong mga outings. Mm-mm. Pero yung outing, hindi kumpanya nagpapa-outing noong mga panahon na yon. Pero ang ganda din ng samahan siguro ng mga nakasama nyo dun sa factory, kasi nag-aambagan para ma-enjoy ng pamilya yung pag-outing. Oo, saka talagang kasama pati yung mga anak nila. Kasi yun, parang yun lang yung time na makarating sa beach, makarating kung saang resort na malapit lang. Kasi yun lang yung ano yun. Naalala mo ba kung anong beach? Yung sa dami ng mga beach? Ah, hindi ko makakalimutan. Yung Lido Beach. Yun. Mga kaidaran mo yung audience natin, alam nila yun. Buhay pa ba yan ngayon? May ganyan oo, pa ba? Pa, pero mas merong pang maano, malapit. Dito lang sa Paranaque. Dati yung Paranaque, puro beach yan eh. Kahit dyan lang magpunta, talagang ano, parang sa akin, big deal na. Kasi hindi ko naranasan yung pumupunta sa mga mall, yung sa mga department store. Binibili ako ng damit ng nanay ko sa palengke. Mm-hmm. Pero tuwan-tuwa na rin ako kasi yung pagka-Pasko, normal yon, may bago kang damit. Yung mga ganun, pag fiesta, may bago kang damit. Sa akin, ano na yon, big deal na yun para sa akin, sa kakayanan na binigay ng nanay ko sa akin. So, na I'm sure yung mga viewers natin, lolos and lolas, titos and tita, sabi ninyo, sana naririnig to ng mga anak ko, naririnig to ng mga apo ko. Lalo na kanina nung binanggit mo na araw ng graduation mo, eh yun yung looking forward siya talaga doon, mm-hmm. Diba? Pero instead of celebrating, mas pinili niyang umuwi na lang. So, ang celebration niya, she kept it in her heart. Yeah. Kasi gusto niyang tipirin kung ano man yung pera na meron kayo to save for your future. Kasi alam naman niya, paalis na rin siya sa mundo, pero ikaw lagi yung sinisafety niya. So, any message, Sister Shawnee, para sa ating mga lolos and lolas at ang kanilang mga apo? Ang ano pa lang is, yung kung buhay pa yung mga parents nila, ipadama nila yung pagmamahal at saka yung ipa-feel nila na kahit matatanda na parang bigyan nila ng importansya na kasama sila sa lahat ng pagpaplano, hindi lang sila yung naiiwan sa bahay para mag-alaga ng apo kung o magluto para sa kanila or magbantay ng mga apo para sa kanila. Parang kasi hindi mo alam kung kailan sila mawawala. Parang gusto ko yung bigyan ba ng ano ng importansya na ititreat sila. Kaya ako pag nakikita ko sa mga mall yung mga senior citizen na kumakain, yung minsan marami diyan na parang natutuwa ako kasi noon hindi nangyayari yun eh. So ngayon parang ang mga seniors ngayon parang mas may financial freedom na sila. Mm-hmm. Na hindi katulad nung siguro nung panahon ng nanay ko, iba kasi yung pamumuhay noon kesa sa ngayon. So yun, yung wag lang iiwanan sa bahay yung mga lola, isama kahit saan pumunta. At napakaganda itong pinag-uusapan natin. Magandang paghahanda kasi sa darating na linggo ay Mother's Day na. Pero siguro mas marapat na i-celebrate din natin yung mga kaluluwa, di ba, ng mga namayapa na, mga naunang nanay, mga kinuha na ni Lord na hindi na nila maririnig yung celebration natin this coming Sunday. Wala na mga regalo na ma-enjoy nila dahil andun na sila eh. So siguro ang pinakamagandang maialay natin ay ang ating panalangin na pamumunuan sa atin ni Sister Shawnee. Our Lady of Guadalupe, prayer for my mother in heaven. O Mother Mary, Our Lady of Guadalupe,
I bring to you the soul of my mother, Juanita, and all mothers who are now in heaven. May she enjoy the consolations of heaven together with you, O Blessed Virgin. She has become an evident example of your unwavering charity and maternal love. She has endured various tribulations and made numerous sacrifices as me. I am truly grateful to God for having my Nana Juanita, Our Lady of Guadalupe. Please pray for all our deceased mothers. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, makikita-kita tayo sa susunod na Monday. Bye-bye!